Well, good afternoon po sa lahat. Ngayon, ang aking vlog is ngayong February 8. Ang first vlog ko is tungkol dun sa mga ano bang tawag rito? Dun sa isang quote ni Denzel Washington na you are only criticized by you are not criticized by people who are doing less. You are not criticized by people who are doing much. You are only criticized by people who are doing less. Well, tama. Wala akong sinasabing mali. But there are people that is doing less but sees more. Okay? There are people that is doing less but sees more, pero hindi nabibigyan ng pagkakataon na gumawa ng more. Okay? Yun yung sinasabi. For me, that is synonymous to constructive criticism. Pag ko nasabi yun, kasi mag-eeleksyon, lalo na sa sektor ng PWD, in continuation of my blog yesterday, kaya ako sinabing sa barangay level, kasi sa barangay level nagsisimula lahat. Kasi yun yung proper gateway para makarating sa local federation, and then makarating sa local government, and then from the local government to the national. Yun yung sistema nun. Actually po, pwede nga rin sa local fed eh. Dapat yung may chance nang mag-lead na mayroong magandang initiative, may magandang platforma, yun yung dapat binibigyan ng chance to lead sa local federation. Pero gusto ko lang simulan yung sa local, yung sa barangay level. Well, para ka rin sa trabaho eh. Pag nagtrabaho ka sa corporate o sa academe, ano, akal, kasi may mga tao ang tingin sa sarili eh sufficient yung ginagawa. Okay, if you only look yourself that way, eh walang mangyayari sa'yo, kasi walang task o walang gawain na perfectly sufficient. Wala. All we can do is effort. 100% effort, pero walang perfect na task. So, kung nakukulangan, kasi may mga taong would rather choose not to talk. So, pag hindi ka napagsasabihan, ganun yung magiging tingin mo sa sarili mo. Diba? Meron niya sa trabaho eh. Minsan yung mga empleyado, may mga empleyado pang mas magaling sa boss nila. At yung mga empleyado na yun ang sumasalo pa minsan sa boss nila. Given yun. Sinabihan nga ako nung isa kong kakilala na ganun. So, hindi porket nakakita tayo ng yung quote ni Denzel Washington na yun, lalo na dito sa Pilipinas, hindi lang nabibigyan ng chance sa iyo na mamuno, at hindi 'yon nabibigyan ng chance na ipakita ko ano yung magagawa. And yung iba naman is ayaw lang tumanggap nung kanilang, kumbaga, in denial sila dun sa kanilang ano mo yun, in denial sila dun sa kanilang pagkukulang. Kaya nga nang sinabi ko, hindi lahat ng trabaho is nasasalamin sa mga building, sa mga tangible things. Tangible things meaning buildings, furnitures, software systems, computer hardware, hindi mo masasalamin sa ganun yan eh. Yun nga yung nagtatago ng kakulangan mo.
if you're looking at it deeply, that would serve as a cover up for what you're lacking. Because kung wala ka talagang pagkukulang, your best effort would come out in the form of people you've helped and you've touched lives. Okay? Sila yung paulit-ulit na hindi nakakalimot sa'yo. Pag medyo malungkot ka, kukumustahin ka. Yung mga tao na nasharean mo ng knowledge, at in return, sinishared na rin nila yung bago nilang nalalaman sa'yo. Yung constant, yung talagang alam mong may impact sa buhay mo, babalik at babalik sa'yo yan. Kagaya nung nakita ko, kapopost lang, si Teacher Rose Dadap, yung kasamahan ko dati sa St. Francis, may picture siya with, I think, yung advisory, siya yung advisor ng dalawang yun, si Rigil Asola at saka si Jasmine Guevara. Isa yung si Rigid is seaman, and then itong si Jasmine dentista. So bakit? Hindi naman siguro sila ba yun eh. You know people that impacted you. Alam mo yung mga tao na tumulong sa'yo. They would physically, kahit may COVID ngayon, they would make an effort to physically come to you nang hindi mo pinakiusapan or unexpected. They would physically or morally make an effort to reach out to say thank you. Kasi Sir Charlie, isa na yan sa makikita ko. Yung mga kakilala ko lang na talagang binabalikan dahil naging malaking impact sila sa buhay ng mga estudyante na yun. Wala ko ang sinasabi, si Serrano isa pa yan. Kasi kung nag-engineering yun, at nako, malaking tulong si Sir Randy tsaka si Ma'am Che, yung mag-asawang yun, tsaka si Sir Alfred. Malaking tulong yun sa kanila. So, yun lang. Sa lahat naman ng isa kasi may mga tao lang na hindi na nagsasalita. Kaya hindi natin makikita. Napakaraming taong chooses not to talk or chooses not to speak. So, wag na nating naka-base lang tayo dun sa criticisms na you are only criticized by people that do less. I mean, hindi naman lahat ng ginagawa nila nakikita mo. Ngayon. Diba? Hindi naman lahat ng ginagawa nila kailangan nilang ipaalam para masabi nilang you do less. They do less. At wala silang ginagawa. So, yun lang po.